camping nyo mga sa Rock M. Okay? So, ayun. Ito na may gulong nyo. Okay, so, tanggalin nyo. Mapagpalang araw, so another client naman guys, Kia Abila. So ang problema is sa power steering. So ang laki ng clearance ng kanyang steering wheel. So pag-usapan natin guys kung ano yung may tutulong natin sa unit na ito. So tara, let's start, let's do it. Okay, so ang problema ngayon guys, ito steering, check natin. Ayun, so check natin kung ano yung problema sa loob. Okay, ayan o, medyo malaki yung play. Ayan, yan yung issue na check natin kung bakit. So magtatanggal tayo ng buong mechanism ng kanyang steering. Automatic ito dun sa kanyang play ng gear sa pinion tsaka sa rack end. Okay, so ayan, tignan mo yung gulong, hindi gumagalaw, pero dito laki ng play. So tara, let's go, pag-usapan natin to lalim guys. Check natin yung mechanism kung ano yung problema. Ayun, lumuluha-luha. Okay, so far hindi naman siya na-release yung ano lang ang matanggal. Wala problema yan. Ganun din sa kabila, okay naman. So doon talaga, dyan sa mismo mechanism guys, sa loob, yan ang problema. So yan ang titrahin natin guys. So tanggalin ko muna lahat, baba ko muna natin. Pag natanggal na, check na natin yung mechanism. Either lumuwag lang yung bolt doon sa kanyang yung higpit ng mismo ng kanyang rock end. Meron kasing nut yan dyan na panghigpit. So check natin kung baka lumuwag, higpitan natin. Pero pag hindi talaga lumuwag, open na siya. So assembly na siya, i-overhaul natin. Okay, so ang gawin natin, remedy lang muna tayo. Okay, so sige, balik ako pag natanggal ko na yung buong mechanism, ha. Okay, so ito na lang yung tatanggalin natin guys, para mabunot na natin yung ilalim. Pag natanggal na to, dire-diretso na. So lost na siya. So wala kang bunutin mo yan. Ayan. So check natin yung ilalim guys. So ayan na, loose na siya sa ano. Ayan. Wala na. So ilalim tayo. Okay, so tanggal na siya. Ayun din, tanggal na rin. So bubunutin na natin ito guys. Sa kabila, wala na rin. Kasi baklas na. So baklas na rin yung diretso. Okay. So balik ako pag natanggal ko na, tapos tingnan natin sa labas kung ano meron doon, okay? Okay guys, tingnan nyo paano tanggalin. Guys, tanggalan natin. Dito din lalagay. So, ano yung mechanism niya? Okay, so i-check natin tong ya mismong sa loob, yung kanyang laro dito. Yung rack end tsaka yung kanyang pinion gear. So, yung pinion gear tsaka rack end, ito yung nagkakaroon ng problema. So, bubuksan natin to ngayon, linisin muna natin para pogi. Tapos check natin ito. Itong ano niya dito, yung lock niya kung kumusta, baka hindi baka maluwag o malalaman natin dito mamaya pag nabuksan natin to. Okay? So break ako, linisan ko muna tapos break natin. Okay guys, so ayun na, tanggal na natin yung mechanism niya, yung kanyang pinion gear. So ayun na, makita nyo guys, put-put na yung mismo kanyang ipin. So dito kasi naglalaro guys, makikita nyo sa video ko. Yan, makikita nyo, yan yung pinion, yan na pinaka-spiral. And then yung rock end naman is yung gumagalaw, yung tumutulak mismo sa tire rod end at saka mismo sa may main gulong. So yan ang nagbibigay ng persa, yung pinaka-rock and pinion, yung rock, yung pinion gear niya, yan naman yung papunta naman sa steering.
ng buong mechanism. So, yan makikita nyo yung laro, guys. Ganyan siya ka-simple ang laro ng mechanism ito. So, ngayon, kung put-put yung mechanism ng, ano, ng pinion niya, ang mangyayari dyan, dudulas talaga siya. So, mag-i-slip siya ng isang gear, dalawang gear. Minsan, akala mo, may natanggal na bolt. Kasi yun nga, dumudulas na mismo yung kanyang pinion. Hindi na kumakapit. Kaya, nangyayari, malaki na play. Nagkakaroon ng clearance mga dalawang 2 inches o 3 inches ang clearance. So malaki ng laro yun, guys. So kailangan na baguhan talaga siya ng pinion gear at saka rack and gear shafting. Okay, so yun ang sistema. So ang gawin natin, maghanap kami ng hindi na ito marirepair kasi nga phase out na yung pyesa. So ang gagawin namin, maghanap na lang kami ng maghanap kami ng pamalit o surplus na pull out na parts out. Okay, so yun muna gawin natin. Hanap lang kami, guys, tapos hindi natin kung makahanap kami, break tayo. Tingnan natin, ikabit natin, natin kung ano mangyayari, okay? Okay, guys, so ito yung sistema, bubuksan na natin. So kinalas ko na to para mabilis lang siya mabuksan. So yan, pag tinanggal mo na yan, automatic na yan siya lalabas. So wala na rin siyang pinaka circlip. Ayan, tinanggal ko na, so matatanggal na yan siya. Ayan. Lalabas na siya dito. Yo, kita nyo. So ang problema, itong kanyang gear. Ayan, yung pinion gear. Kasi yung play niyan, makikita nyo sa video na yan, yan yung nagbibigay ng tulak mismo sa kanyang rack and gear din. Ayan o, itong ipin na to. So dyan siya maglalaro, gumaganon siya. So nangyari, dumudulas na to. Meron na siyang play, kaya malaki na yung play. Muplay lang ng konti yan, malaki na sa steering yan. Okay, so muplay lang yun ng mga almost mga 1/4 kasi laki ng plywood. O hatiin mo yung plywood. Laki na yan sa steering, guys. Alos almost mga 2 inches na yan doon ang play niya. So yan ang problema, maluwag na ito tsaka ito, kaya nagkakaroon siya. Pag kanina pakikita nyo yung sample natin, malaki yung play. So ito rin, undergo na rin pala ito ng repair. So tinanggal ko na rin yung yung mechanism. Ayan, so meron siyang may spring siya. Ayan, spring niya ito. So ito yung magbibigay ng sa kanya tulak. So siya yung magtutulak mismo sa kanyang mechanism dito sa rack end. Ayan, shafting niya, tutulak niya din para magkaroon siya ng higpit. Okay, so sagad na eh. Tingin ko kanina, sagad na siya masyado. So, ibig sabihin, talagang put-put na talaga yung pinion na to. Put-put na siya. And then secondly, last is ito. Nakita ko talaga is undergo na siya ng repair. Ayan. So ibig sabihin, yung ni-repair nito, repairado na to. Ibig sabihin, dumaan na to ng kumbati, may ihaw na to. So ni-repair na lang, so talagang totally sira na siya. So kung ibabalik pa rin natin, ganun pa rin mayayari, sayang yung pera. So ang ginawa na lang natin, mechanism, magpapalit tayo ng assembly lang bibili natin, guys. O either brand new, pero wala na kasing brand new nito ngayon eh, phase out na kasi yung Kia Abila ng mga luma. Okay, so yun ang issue niya. So ang gawin natin, maghanap tayo ng parts para ma-replace natin dito. Okay, so yun lang muna yung short na pasilip. So mag-overhaul kayo nito, kailangan pati itong mga niya. Yan, kailangan niyang pinapalitan din yan, guys. Itong mga oil seal na yan, plastic yan, wheel seal plastic yan. So pinapalitan din yan, pagwas magpalit kayo. Okay, so ang gawin natin, yun lang muna yung basic pointer. So hahanap tayo ng surplus para ipalit natin dito. Okay, so tara, hanap na tayo, guys. Okay, guys, so ayan na. Natanggal natin yung mechanism. So problema pala nito is na-repair na siya. So hindi na siya sira na. So pinalitan natin ng wheel seal. Ang nangyari, ang pagkapit nila medyo nagbago. Tapos ito rin, tinanggal na natin. So ang problema nito ngayon is ito. Ayan o. Maano na yung niya, ang ipin niya, yung pinion gear niya rito. Put-put na. So kaya pala malaking clearance. Okay, so yun ang naging problema nito ngayon. So ang ginawa namin na mechanism, nagbili na kami ng surplus. So wala naman siyang leaking, so far okay naman. So galing to sa kabilang unit, pinull out na lang to doon. Tapos i-replace na lang natin. Okay, so ayan, bali tatanggalin natin itong inner tie rod and rack end. Ayan, ipapalit yung kanya. So vlog na anyway, guys, pag nakabit ko na, ibabalik mo kung muna yung mga pyesa. Okay, so tara, let's go. Okay, so ngayon nakahanap na kami ng pumalit. Ayan na yung luma na open na natin, hindi pa natin nababalik yan.
So ito na yung pamalit natin guys. Same lang sila ng size, same pa rin siya ng ano. So far nililisan ko na to, kasi nga sobrang dumi. Ngayon okay na siya, pati yung dito niya matigas na rin, oh. Hindi na siya basta-basta. So 7,500 yung isang set nito, assembly na. Dahil yung brand nyo, merong price pero walang piyesa available. So ito naman galing sa ibang unit, pinull out. Ito rin yung kinuha namin. So ang halaga nito guys is 7,500. 10,000 to pero nadala namin na hangyo good ng low price ng 7,500. Ngayon ang usapin nito, pag nag-leaking siya, so ibalik namin ito. Ano mangyayari? Kasi sabi niya walang leaking eh. Pero kung pumalyer siya, may problema sa loob, automatic palit. Ibabalik natin ito doon. So ito na yung surplus guys. Kita niya naman. So medyo okay pa naman siya. Makintab yung shopping, okay. Walang leaking to. So gabit na din guys para malaman din kung ano mangyayari. Okay? So tara. So ngayon guys, ikakabit na natin to. Ayan. Samahan niyo ako paano pagkabit. Bigyan ko ng ilaw sa taas para maliwanag. Yun. Okay, so tara, kabit na natin. Salpak na sa ikakabit natin bigay ni Jem. Ikabit ko muna lahat. Pati dun sa taas, you know. Yung kanyang, ano, mismo yung kanyang bull jowin. Yung jowin niya guys, universal jowin. Ikabit ko muna dun. Tapos balikan natin yung konti. So, salpak na kami yung konti. So, tara, balik po tayo guys after makabit na ito. Okay? Okay guys, so ayan na, nakabit na natin ang buong mechanism. So makita nyo naman, tinitry natin kung okay ba, wala ba siyang leak. So chinecheck ko yung balance ng kanyang gulong kung okay ba. And then mamayang konti, paandarin natin guys. Tapos check ulit natin yung ilalim kung may leaking ba siya o wala. So tara, let's go. Okay, so check natin guys yung ilalim kung okay may tira natin. So para maandar yung makina, ilalim tayo. Check natin tira natin, okay. So yun natin guys, hindi kami na inipitan. Hindi, tagal siya. And so okay na. Kung nang leaking yung tira natin. Okay, so almost done guys. So maraming salamat. Shout out sa ating lahat, sa lahat ng kapwa mekaniko, sa mga banggitang mekaniko, sa lahat ng mga unit owner at sa lahat ng mga subscriber at follower. Please share and subscribe and comment down below guys. So bye-bye and God bless. Bye-bye. See you.